Welcome to the LIT Gam Show. It's LIT BOIIIIS. Although Rachel, why is it though? Na nasabi mo nga, despite the popularity ng Wattpad story sa atin, you can see it in the mall, sa mga national bookstore, sa TV, and all that stuff. Why is it though na considered pa rin na low literate or popcorn literature ang mga Wattpad stories? Siguro dahil may siya masyadong substance. Substance? So sa substance ka tumitin? Substance, oo. I mean, garo kaya ang Wattpad, garo equivalent man siya, garo ka level man din siya kang Precious Hearts Romances. Mm. Ano ba Precious Hearts Romances? Itong mga pocket books. Yung mga pocketbooks about, you know, romance. From the title itself, romance, romantic. Siguro, nilulook down siya ta super accessible kang language. Like, you don't even have to put theories on it para magets mo. Diba? Para sa sarong barasahan mo lang. Gets mo na. Okay, pero, ang gets mo na, siguro, the whole man din naglulook down on Wattpad, siguro sa fact na most of the works are devoid of social relevance. So, yung substance of social relevance, yung factors na nakakontribute sa'yo kung bakit. Yeah, I think. Well, tsaka sa accessibility din, language accessibility. Pero tiga mo naman, Rachel, may iba diba, may mga ano diba, I'm sure you can relate to this. Kasi may mga mababasa ka rin ng mga ano, bodies of literature na deemed as classic. Pero ang language rin na ginagamit nila, hindi naman kagandaan or hindi naman din appealing as a reader. Case in point yung ano, para sa akin, yung Robinson Crusoe or yung Don Quixote. Siguro dahil ano, second language ko lang ang English, so may added level na kailangan kong i-access para ma-enjoy yun. Pero hindi ko talaga sila ano, na-enjoy in terms of language. O, paano mo yun? I-defend ngayon? Ma-defend? Okay. Well, anyway, yun nga. yun nga, sige, bata ako another example kang mga lit works na nasa canon. Heart of Darkness ni Conrad. Yeah, ni Conrad. Dahil ko man din siya na-enjoy, but I had to read it. Kasi? Para masurat ko si Orient. Dahil ko siya na-enjoy, super, like, nung evolve si English. Outdated. Super old English. Old English. Outdated English. Oh. So, super, ano pa si, pag, si sentence construction. Itong pwede mo malang siyang paikli yun, pero super expanded. Sa classic novels. Yun nga din, iniisip ko man din yan. Oh, kung accessibility lang naman ng language, ang ibang classic, hindi accessible, pero ba't sila nagiging classic? True. Ayun. So, ano, problem ba siya ng language, ng substance, or anything? I think problem siya ng literary community, for me. Wow, bakit naman? I mean, ilo man ba ang nagsiset man na kaya ng standards yung mga nasa academe? Related pala ni Igdi, naisip ko tong issue ni Moki Katigbak and Long Live. How condescending Katigbak was to Long Live sa interview baga? Ay, sa pagsurat ka tong interview. Contributing factor ba yun? Kailangan dumaan siya ng like workshop, proofreading. Kasi diba ano, what Wattpad offers to us, parang nadidecenter kasi ng Wattpad yung authority ng mga bookstores saka ng mga publishing houses, diba? True. Nagiging accessible yung mga stories and narratives to many. Siguro ano din, nakakadagdag factor pa ang pagiging free platform kang Wattpad as a reading and writing platform. Maski si mga works nila na publish na kang sibuntang Viva, Summit ba yun? Summit, Sycom, ano pa din, accessible pa din yung text dun sa mismong website. Saka ano pati, sa conversation na to, may ano, if you say na ang Wattpad, hindi naman valid form of literature, na-invalidate mo yung like two levels, di ba? Like, first, yung body of work na sinulat, in-invalidate mo yun. And then second, in-invalidate mo rin yung ano, readers na nagbabasa. Sabihin mo, ano binabasa mo? Twilight? Dan Brown? John Green? Ano yan? Hindi ka naman reader talaga eh. Talk to me kapag nabasa mo na yung ano, mga ganitong works, blah, blah, blah. Imagine, you're saying it randomly to your friend, tapos narinig ka ng bata. Imagine, without meaning to ha, dinamdam ng bata yung sinasabi mo, hindi pala ako reader pag binabasa ko si John Green, hindi pala ako reader pag binabasa ko si Dan. Hindi nawala na yung bata ng gana magbasa. Although, thoroughly enjoyed niya yung mga ganong works. Kunwari, She's Dating the Gangs. Diba? Force na tuloy yung bata magbasa ng classics na hindi niya naman na kukuha yung language. May possibility na they will fall out of love with reading. Tapidirit mo aning magbasa na diba? Tulos na yung deeper text. Classics, oo. Nagiging prohibitive yung ano, yung reading.
na dapat ito lang dapat yung basahin mo for it to be valid. So ang nangyayari niya, nagkakaroon ng kami-kami, sila-sila, yun nga, gatekeeping ang nangyayari. Tapos yung conversations na tuloy, limited na sa ano, gatekeeping community and yung others na gini-gatekeep nila. Wala nang discourse. I think okay lang naman, valid, para sa akin, valid form of literature naman na Wattpad. Oo. Sa'yo? Form, of course. Sabi nga ni Kenny Eagleton. Wow! Binasa ko si Link. Binasa ko, before, pinbasa ko ulit. Yeah. Ano sabi ni Eagleton? Sino ba si Eagleton? Isa nga ni si Eagleton, Char. theorist si Eagleton, diba? Literary theorist. Literary theorist siya. Critic. Sabi niya. Kasi diba, for the formalists, language ang ano, ang basehan ng literature. The more defamiliarizing language, it is literature. Pero sabi naman ni Eagleton, how defamiliarized a language is, depende na yan sa nagbabasa. Kunwari, sabihin mo, the dog jumped over the lazy hen. Pwede mo siyang i-take as literary, pwede mo siyang i-take as conversationally, di ba? So kung yan ang basehan mo ng literature, na sobrang flimsy nga, hindi ka naman set talaga na literary yung statement, weak daw na argument na kapag literature siya, defamiliarize dapat yung language. I think ang pinaka-point dun sa essay na to, nilagay ko to, specifically itong quote sa PowerPoint na to. Kasi sabi ni Eagleton, all literary works, in other words, are rewritten, if only unconsciously, sabi daw, by the societies which read them. So yung societies na nagbabasa, siya yung nagre-rewrite nung literature na binabasa nila. Although, sometimes unconsciously. Indeed, there is no reading of a work which is not also a rewriting. No work and no current evaluation of it can simply be extended to new groups of people without being changed, perhaps almost unrecognizably, in the process. And this is the one reason why what counts as literature is a notably unstable affair. Yun yung parang ano niya, opening statement niya. Tapos nag-offer siya kung bakit nagiging unstable affair dahil sa societies na binabasa. Kasi daw, ang mga societies, merong ideologies, power structures, value system, nag-i-influence on what we view as literature. Now, in this sense, sabi mo, ang literary circle natin right now, is ang tingin sa mga Wattpad writers or Wattpad literature is a very low form of literature. Low literature versus high literature. So maybe, as offered by Eagleton with his explanation, it has something to do with the power structure, no? Mm-mm. The power structure with the value systems that we have right now and the ideologies that are at works in our society. Agree ka ba dito? So, paano pala yan, Rachel? Hindi naman pala anything can be literature na pala. Depende sa value system, sa societies na nagbabasa. Kasi diba, ngayon, included sa popular literature right now are, yun nga, Wattpad, tapos mga spoken poetry. Spoken word. Spoken word. Na for many, they regard it as low literature talaga. Mm. Paano ba nagkaroon ng high literature? Paano nagkaroon ng low literature? Nga. Nagkakaroon ng diba? Who sets the standard for it? Oo. May standard na ginagawa. And yun nga, matatanong mo yung power structure that set the standards. Mostly nag-start yan sa high literature, what is high literature, what is low literature. Mm. Napa nag-start ang discussion ganyan sa lagang academe. So in this news, kanino kakampi? Sa Wattpad kay LB? Man may kampihan. Wala bang kampihan? Walang kampihan. habo ko sa gatekeeping, pero pudigdi. Oh my god. Habo ko makancel. Paano ba sasabihin yun? Okay, disclaimer po. Huwag niyo pong i-cancel si Rachel sa susunod niyang statement. Disclaimer. dali na. May disclaimer na tayo. Speak freely. Habo ko sa gatekeeping, habo ko man sa substandard literature. Again. Pero, naku-confuse man din yan ako. Hello po, UWU. Siguro, gusto ko mag-produce kita ng well-made works.
but at the same time, we give people the freedom to produce to their evolve works on their own. Grabe yan. So yan, do you have Lenny last words about ano, open-ended siguro yung discussions natin about dito. Nasa inyo siguro kung what literature is for you. Kampi ba kayo kay Lualhati Bautista? Or sa mga Wattpad writers? Tough one. And yun, yung essay ni ano Eagleton, yung quote na to na naka-flash right now, it is a very interesting essay. It is a very interesting quote from his essay, "What is Literature?" I will link this essay down below if you want to read more about the topic. And as I do that, Rachel, let's take a quick break from our discussions. But before we go, let's leave a question to our viewers. Now the question is, hashtag, how I got into reading. What is your first text that you read? Comment it on the chat and we'll read it after our break. Again, click the like and share button to help the stream grow. And if you are feeling a little generous today, thank you to Marie and Isaac. Send stars our way. It will help improve the page. And we'll leave you with Muni Muni, Kala Chuchi, here on the Lit Gang Show.